This is me, Robbie, and welcome to my channel. And to those na bago pa lang sa channel na to, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated! Yun! At for today's video, ang pag-uusapan natin ay medyo mapaapaano, hindi naman mabaho. Gusto ko lang kasing i-share sa inyo ng very, very quick ang ginawa ko para ma-transform ang aking paa from this to this! O, diba, bongga mga backs? At 3 days ko lang yan ginawa. Pero bago ang lahat ng yan, bago tayo magchikahan, no, dun sa mga, lalo na yung mga nakasubscribe na sa akin, alam kong aware kayo na meron tayong Glutamax giveaway, no? At ayan nga yung mapapanalunan. Actually, hindi lahat yan kasi 3 set pa yan. So, yan na yung total ng ating mga papremyo. Yon. So, ang promise ko sa inyo, meron tayong raffle draw every Saturday. So, actually, ginawa ko to madaling araw na nang Sabado. So, medyo hapit na hapit yung pag-e-edit ko, no? Pero para yan, hindi naman masyadong matagal yung pagitan ng pag-draw ko at saka ng pag-a-announce. Ayan. Kasi isa lang phone gamit ko, kaya ang ginawa ko, ni-record ko na lang ang ating raffle draw. At syempre, gusto ko muna pakita sa inyo ang listahan ng mga pangalan ng mga verified entries, ano? So, kung wala po yung pangalan ninyo dyan, posibleng merong kulang or may mali sa ginawa natin. So, i-review po natin ulit ang mechanics. Lalo na may mga iba nagkamali dun sa pag-share ng post. Yung iba hindi nakapublic. So, baka hindi nakita nung binerify. Ayan. Or yung iba naman nakapag-share sa Facebook pero hindi nakapag-comment dun sa video ng ating giveaway. So, i-review po natin yung mechanics. Sayang naman yung entry kasi may mga susunod pa tayong raffle draw next Saturday and the following Saturday pa ulit. So, ayun na nga, huwag natin patagalin. Let's do this! Ayun na nga! At ang ating winner ay si Hannah Nikki Grace Rance. Ayan. To be honest with you, mga box, gusto ko maging transparent. Dati kong office mate yan, si Hannah. Tapos sabi niya nga sa akin, Tay, na-impluensyahan mo akong bumili ng Glutamax. Parang bumili ako ng Glutamax dahil sa'yo. At feeling ko naman effective sa kanya, no? Kasi sumali siya sa giveaway na to. So, bonggang-bongga, Hannah, no? Kukontakin kita para malaman ko kung saan ko dapat ipadala ang mga products ni Glutamax sa'yo. Yeah! Saya-saya naman. Uy, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong masad kagad. Kasi sabi ko nga, meron pang susunod na mga raffle draw para sa ating Glutamax giveaway. At para dun sa mga hindi pa nakakasali, pakicheck na lang po yung mechanics sa ating FB page. Ayan yung Facebook page, ganyan yung itsura niya. Pero ilalagay ko rin yung link dyan sa description para mas madali nyo siyang mahanap. O diba, bongga? Feeling kong bongga ng energy ko kasi na-excite talaga ako mga baks eh. Imagine ninyo, madaling araw ngayon, nag-film ako. Pero yung energy ko, whoo, to the highest level, te! Ayun na nga, so pag-usapan na natin yung promise kong pag-uusapan natin, which is about crack heels. So actually, ayan, makikita niyo yung before ng aking paa, mga box. Hindi naman siya to the point talaga na sobrang crack. Kasi meron yung ano eh, diba, yung talagang nagbibitak-bitak na talaga ng bongga. Well, actually kasi, ang cracked heels ay nagsastart talaga sa ganyan. So mapapansin niyo kung yung paa niyo ay sobrang dry na at medyo nangangapal na yung talampakan, lalo na dun sa may bandang sakong, dun nagsistart ang cracked heels, mga box. At bakit, paano nga ba nagsistart yan? So, from dry skin, sobrang dry ng skin mo, no? Magsisimula yan sa dry skin. Tapos, minsan kapag lagi ka nakatayo or sobrang bigat, ang nangyayari, yung dry skin mo, hindi niya kayang i-ano yung pressure pag nakatayo ka. So, sa kanya lahat ng pressure, buong katawan mo, buong weight mo, di ba? Ang nangyayari, nagka-crack siya. Kaya dito sa gilid, imbis na dito sa ilalim, dito talaga sa mga edge nung talampakan. So, yun na nga mga baks, yun yung normal na cause ng cracked heels. Pero meron pang ibang cause, katulad halimbawa kung hindi tama yung sukat ng suot nating sapatos, lalo na yung masikip, or even yung maluwag mga baks, ha, yung maluwag na sapatos. Kasi syempre, diba, halimbawa yung shoes mo, mga ganun-ganun, alam mo yung lumalabas-pasok dun sa sapatos, so minsan nakaka-crack heels din yan. O kaya, kapag lagi kang nakatsinyelas,
mapapansin mo yung ano mo, yung sa akong muna nangangapal na dahil dun sa slippers, or siguro matigas yung slippers, posibleng ganon. So ako kasi, di ba nag-stop na akong mag-ACV, mag-apple cider, so medyo nag-gain na naman ako ng weight. As at the same time, hindi kasi ako masyadong lumalabas ng bahay. Pero sa loob ng bahay, naka-slippers ako palagi. So, ayun lang, naging itsura niya, nagda-dry talaga siya. Alam niyo mga box, yung picture na yan, it was taken after kong maligo. At nakapag-lotion na ako na yung lagay na yan. So, kahit na, sabi mo, napakalinis, nag-ano na rin ako, nag-salt scrub na rin ako sa paa, madumi-dumi siya ng tignan. Dumi-dumi niya, di ba? Nakaka-irita. So, ayun, nakapag-lotion na rin ako. So, kahit ano gawin ko talaga, hindi natatanggal agad yung puti-puti. Tsaka, ang pangit tignan, halatang makapal na yung balat niya. Nagkakalyo na, parang ganun yung itsura. So, ayun, sisi natin yung lahat sa aking timbang, no? Tumatawa-tawa na naman ako, mukbang pa mo! So, ayun. Isa pa pala, no, sa mga cause ng cracked heels, mga box. Kung halimbawa pabalik-balik siya na susolusyonan mo siya, tapos bumabalik talaga siya, kahit na anong gawin mo na, posible pong sintomas yan ng diabetes. Kung hindi po kayo aware, meron kayong diabetes, posibleng signs yan. Hindi ko naman sinasabi na malaki yung percentage, pero kasi kapag uncontrolled yung sugar levels mo, parang ano, yung skin mo sa talampakan, parang it cannot keep up dun sa uncontrolled sugar levels, tapos yung weather pa. So, mas prone ka talaga sa dry skin dun sa iyong talampakan na nagko-cause din or nagtutuloy sa cracked heels. Baka may magsabi, box, Diyos ko naman, ipa-foots pa mo na lang yan, ganun. Kasi mga box, pag nagpa-foots pa ako, kahit na anong ganda ng foots pa, pag tumagal yan, tapos hindi mo na-maintain, di ba minsan may sinasabi yung mga yung nag-foots pa, sabi nila, balik po kayo after 2 weeks, after 3 weeks, tapos foots pa ulit. Pag hindi mo yan na-maintain, ang nangyayari, lalo lang din lumalala, or tumitigas lang din lalo yung talampakan, lalo na yung sakong. So, kung wala naman, di naman tayo lahat, eh merong budget pang pa-foots pa, lagi na lang, di ba? Lalo na yung mga mami dyan, di ba, nakatulad ko, or yung mga nag-iipon, wala na talagang mailaan na money for foot spa. So, etong ginawa ko, napakamura lang. Kasi nabibili lang siya sa supermarket. So, ang ginawa ko mga box for 3 days, gumamit ako nitong Baby Flow na petroleum jelly. Eh, nakikita niyo ba? Hindi ko alam kung nagpo-focus eh. Ayan. So, ayun. Baby Flow siya. Ito yung color blue, powdery, fresh. Normally, ginagamit to sa diaper rash. So, sobrang gentle niya, pwede siya sa baby. From the name itself, Baby Flow. Kaya, ito yung ginagamit ko. Kasi, ito yung nirecommend ni Jester. Kung naaalala niyo dun sa video ko about dun sa alipunga or sa foot odor, nirecommend ko din to para dun sa may mga foot odor. Kasi, maglagay ka nito, tapos saka ka magmedyas, the whole day, kahit the whole day kang nakasapatos, nakamedyas, hindi mangangamoy yung paa mo, hindi babaho, as long as malinis. Yung medyas, malinis yung shoes, malinis yung paa, hindi mangangamoy. So, kahit na magpawis-pawis yung paa mo dyan, fresh pa rin yung amoy niya, hindi amoy patay na talaga. So, ayun nga mga box, ito yung ginawa ko. So, ang nangyari, halos whole day ko talagang suot ang petroleum jelly ng suot. Whole day akong merong petroleum jelly ni Baby Flow sa aking paa. So, ayun yung ginawa ko mga box. Nag-a-apply ako ng sobrang kapal sa talampakan. Pwede mo rin namang isama yung dun sa may bandang ibabaw ng paa. Kung nagda-dry din yan, idamay mo na yan. Tapos, nagme-medyas. So, ang nangyayari, kahit na daytime, nakaganyan ako, nakamedyas ako. Tapos, pag maliligo, saha ako lang tatanggalin. Mga 30 minutes before ako maligo, tatanggalin ko na para medyo makahinga naman ng konti. Tapos ligo, tapos pagkaligo, habang basa, yung moist pa yung balat mo, maglagay ka na agad ng petroleum jelly dun sa talampakan, tapos balik ulit yung socks. Dun sa mga medyo mas malala yung before, or mas malala yung sitwasyon ng paa, posibleng hindi lang 3 days ang abutin mga baksa, medyo tsaga-tsagain nyo lang, siguro mga 1 linggo, 2 linggo, pero mga baksa, una or 2 araw pa lang, mapapansin nyo na talaga yung resulta, or yung improvement ng paa ninyo pag nagbabad talaga kayo nitong Baby Flow. As in, kung
gano'ng kakapal yung kaya nyong ilagay, kapalan nyo na. Hindi ko matandaan yung exact price, pero napakamura lang ito. Wala pa tong 100. Ilalagay ko yung price dyan, mga box. So, ayun lang. Hindi ko na masyadong papahabain. I-try nyo din, kasi napakalaking tulong sa akin. Hindi mo na kailangan magpa-foods pa. Yun nga lang, medyo, kailangan ko mag-medyas, ano, parang whole day. Pero okay lang naman, kahit tumalabas ako, naka-medyas ako, nag-grocery kami, naka-medyas ako. Which is okay naman, maggamit, gumamit na lang ng mga cute na medyas. Maraming nabibili sa Japan Home Center. Or dun sa Shopee, may in-orderan kami ni Jester ng mga cute na medyas. Nandyan, lalagay ko yung, ayan yung ano nyo, shop. So ilalagay ko na lang din yung link dyan sa baba, mga box. Ang cute. So, pwede nyo silang ipanglabas. Mag-medyas kayo, tas naka-slippers, ganun. Yun ang mga box. I hope na nakatulong itong maiksing video natin na ito, no? At sana masaya ka, Hana. Dun sa mga hindi nabunot, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. May susunod pang raffle draw. At if hindi ka man nanalo ng ating Glutamax giveaway, meron pa tayong, actually, hindi lang meron. Marami pa tayong susunod na giveaway. So, kapit lang tayo dyan, besh. Dapat stay updated kasi hindi nyo alam kung kailan ako mag-a-announce ulit ng bagong giveaway, di ba? So, ayun lang mga box. If you like this video, don't forget to leave me a big thumbs up. And if you have any comments, suggestions, or additional pala na gusto nyo, halimbawa, meron ding nakatulong sa inyo para ma-cure nyo yung inyong cracked heels, share nyo na rin dyan sa comment section mga box para dun sa ating mga kapwa box, no? Sa ating mga bibiku. At if you have negative reactions, kung meron man po tayong mga criticisms, welcome na welcome po yan sa ating comment section. Binabasa ko yan mga box, di man ako lagi makapag-reply. As in, binabasa ko yan everyday pag may notif, nababasa ko kagad. Hindi lang agad makareply kasi masyadong busy, naglilipat po kami, or maglilipat kami, ayun. So, ayun. Siguro saka ako na ikukwento about that, no? Masyado nang mahaba na naman. At para dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na to, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated, para laging pretty. Thank you so much for watching, baby ko. Love you!